sa lahat. Welcome to my channel, Joe Ibarra TV, Music and Education Channel. Today is Sunday, September 20, 2020. Atin pong pag-uusapan ang balita sa mga modules. Controversial yung mga modules na yan sa DepEd dahil ang pasukan ay mag-i-start na sa October 5. Nagkaroon ng budget hearing kumakailan noong September 15 ang Congress sa DepEd, at kung napanood po ninyo na aking ipapakita mamaya ang bahagi ng hearing na yan, tinatanong ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga DepEd officials regarding sa number of self-learning modules na na-produce na. At siya ay hindi sinasagot, kumbaga pinagpapasapasahan. Nagkaroon siya ng research, sariling pag-aaral, nabanggit pa nga yung Tarlac dun sa hearing na yon. Sinabi ni Congressman Marcoleta na yung unang sinabi sa kanya ay 59% ng modules ang napro-produce. Alam ni Congressman Marcoleta na mga teachers ang gumagawa, nagpiprint ng mga modular instruction na yan. Na kung saan siya mismo ay nag-obserba. Panoorin po natin ang video, ang maikling video bago po natin ituloy at bigyan ng reaction. Ito po yung video. Yes, just be careful with your heart. Baka mamaya ano, huwag kang mag-ano, stress. My heart is as strong as a stone. Yeah, okay, go ahead. Thank you. Earlier, Madam Chair, I was asking for the number of SLMs already produced by DepEd. Do you have numbers? That was 3 hours ago. Yeah, it has... can you please rephrase or repeat your earlier... Because they're supposed to... deliver these modalities and strategies, Madam Chair. I was informed that one of these strategies is the modular system, which is the SLMs. They call it self-learning materials. Considering that there are 22 million public school enrollees today from K to 12, I was only asking earlier, but that was three or four hours ago, how many SLMs or modules have they produced so far, Madam Chair? So do they have the numbers now? Go ahead, yes, I can. Yeah, Madam Chair, Your Honor, the production of self-learning materials is by region, by division, and by school. So if we can request our USEC for curriculum and instruction and the USEC for in charge for planning, because they are the ones who have the numbers and the monitoring for such, Madam Chair. Are we made to understand, Madam Chair, that you don't have the numbers and you still have to ask for the regions to supply you? Why so? It should be a concerted effort. This is supposed to be the central office. I believe the central office initiated the production of this, and the others will be produced by the regions, the divisions, and the schools. What about at your end? What did you do? Can we have USEC San Antonio? USEC San Antonio? Madam Chair, if I rely on USEC San Antonio, I think he said earlier that there is something like 59%. Was that his... I don't know if that is the correct estimate that he said. Sabi niya, Madam Chair, 59% na na-produce. Meaning to say, kalahati ng 22 million na produce na. So, am I supposed to assume that about 10 million SLMs have been produced already based on the representation of USEC San Antonio?
Importante po kasi ito, Madam Chair, because October 5 na po ito. If DepEd cannot even guarantee a ratio of 1 to 1, kasi sabi nila kanina, well, by far probably 2 students or 2 enrollees will probably share 1 module. Even on that basis, Madam Chair, I think I have gained my right to know. The ibig sabihin yan, kahit kalahati nga, kahit na 5 million lang, kung 2, halimbawa, ratio is 2 to 1. Kasi sabi niya, 59% lang ang na-produce. Pero totoo ba yun? You have to be very candid with us. Totoo ba o hindi? Because in the ground, Madam Chair, in Tarlac more particularly, nakakaawa yung mga teachers. Kasi po kami ang nandun eh. May nahinga po ng laptop, ng computer, ng risograph, ng photocopying, ng tinta, ng papel. And so, if this is the kind of approach, kasi sinabi nyo dito sa inyo, napakaganda eh. O, babasahin ko na po sa inyo. Major adjustments are being made at the central and field levels to enable DepEd to deliver distance learning at a magnitude. Okay po, so atin pong napanood ang video natin. Ngayon po, pagkatapos po ng hearing na yon, nagpalabas ang DepEd ng kanilang write-up na kung saan DepEd nasa 98.83% na ang ready for distribution na self-learning modules para sa distance learning. Remember po, yung napanood po natin na video, sinasabi na 59 point something percent pa lamang yung na-produce. So, kahapon, ito po yung lumabas sa mga social media na 98% ang daming nag-react na mga guro. Karamihan ang mga nag-react ay mga guro. At ating babasahin ang ilang komento ng mga guro na yon na aking ipa-flash sa aking screen mamaya. Sabi ni Anjam, sure po ba ito? Kami nga di pa nangangalahati yung print kasi kulang ng supply, tapos 98%. Baka kami na lang yung naiwan. Baka malamang sila na yung 1.17%. So, makikita po natin, at tama po yung sinabi ni Congressman Marcoleta na sa totoo lang po, mga teachers ang nagpro-produce. Mga teachers po ang nagpro-produce ng school. May tulong din yung LGU. Pero yung sinasabi na DepEd Central, gaya ng sinasabi po sa hearing, kung napanood po ninyo ng buo, sa aking kaalaman po, walang katotohanan yun. O sabi po ni Victoria Sisit, Dili-Dili Leyva, kasi, ito po yung comment, kasi kami dito sa division namin, nag-print kami ng module na good for 2 weeks. So sila yung nag-print sa division nila na good for 2 weeks. Wala pa kasi TLE at MAPE till now. Sa ibang division, meron na. Sa ibang division, meron na kanya. So kasi sabi ng ang press release is 98.83%. So dapat meron na, kung halimbawa. Sabi, sana darating mga yan within this week para naman mabasa ng mga guro bago maipamahagi sa mag-aaral. Sana nga po. Ako nga, humihingi ako ng advance copy sa mga na-print na sa aming school for my advance reading. Para alam mo na yung ituturo mo, kung halimbawa magkaroon ka, ma-establish mo kaagad yung sinasabing mastery ng subject matter. Although alam na natin. Oh, ito pa po yung isang comment. Sabi po ng comment na yan, ilang buwan po ba bago matapos ang natitirang 9 million? Libro nga, hirap makadeliver module pa ng ilang araw na lang ang pasukan. Good luck po sa atin, by the way po, sabi niya. Nagpiprint po ako sa aming bahay ng module 6 for my 320 students. Note, 45 pages po ang kada module na galing sa DepEd SOC Sergeant kasi wala pa grade 7 math sa DepEd Commons. Wish ko po sana
huwag paasa, minsan nakakalito na nga po. Kasi nang sobra talaga pong nakakalito. Yung mga balita, hindi lang nakakalito, kung minsan nakakadismaya. Yung mga balita na ganyan. Ah, week 2 pa lang kami. Are you sure? O yung mga ganong klase ng balita na masasagap po namin sa social media. And then, meron na namang isang headline kahapon nito. Kahapon po, sabi niya, sabi po, there will be sharing of modules among students due to lack of budget, DepEd. So magkakaroon na ng sharing, yung kumbaga kinontra yung 98.83%. There will be sharing of modules among students due to lack of budget, sabi. Pero meron pong nag-react po dyan sa headlines po na yan, papakita ko po sa inyo. Due to lack of budget, sabi niya. Ito po yung isang congressman, babasahin ko po sa inyo, pa-flash ko sa screen. Sabi niya, Agusan del Norte, 1st District Representative Lawrence Fortune brought the topic about some teachers going out of their way to solicit help for the reproduction of modules. Totoo po yan. Kahit dito po sa Tarlac nangyayari po yan, sa social media nga nagsosolicit eh. Sa social media po nagsosolicit, at isa pang parents sa school namin, nag-ano siya sa kanyang Facebook. Pinas niya yung chat nila nung isang teacher na humingi sa kanya ng tulong. Kasi nga naubusan na daw siya ng papel, wala ng tinta. So, ito po yung realidad sa mga module na yan, na teachers yung nagpiprint. So sinabi, yung 98.83% yung sinabi na headlines na yun. Oh, tapos bigla na namang sharing of modules because due to lack of budget. Oh, ito po. I believe this is quite alarming because I suppose our teachers cannot proceed with their instruction unless these modules are available and accessible for our students, first and foremost, Fortune said. Ito ngayon yan. DepEd Undersecretary Annalyn Sibilia said that for the 1:1 module to student ratio to be followed, about 35 billion fund be needed. But the Department of Budget and Management only allocated 15 billion for the production of modules. So, ibig sabihin, kahit na yung estimated na ano nila na 35 billion, eh meron palang 15 billion sa production ng modules. Bakit? Karamihan sa mga teachers yung nagpro-produce po ng module, hindi pa katakataka po yan. Meron pong budget, ayon sinabi po. Department of Budget and Management only allocated, only pa yun ha, only allocated 15 billion for the production of modules. We are readjusting our plan that we can have the production of self-learning materials within this amount, which is given to us, said Sibilia. So, pagkakasyahin pa daw yung 15 billion for the production of modules, i-adjust pa daw nila. Okay, so, ilang araw po nalang pasukan na ang mga kasama po naming teachers na iba na hindi pa nakatapos at walang materyales sa pagpiprint. Sila po ay nagkanda-ugaga na kung paano nila tatapusin yung printing. Buti po yung sa school namin, tapos na po yung mga modules na yan, pero sila po yung mismong nagprint. Hindi po galing ng DepEd National. Although yung ano po niya, kumbaga yung soft copy galing po ng DepEd, pero yung printed materials talaga, yung hard copy, school po yun namin yung nag-produce. At nabasa nyo naman yung at narinig nyo naman yung ibang comments ng teacher na sila na ang nag-produce. So sa realidad, teachers ang nag-produce po ng modules natin. So kumbaga nakakalito yung balita and at the same time nakakadismaya. Sana magkaroon tayo ng matiwasay na opening of classes, at sana lahat ng problema ng modules na yan ay mabigyang solusyon lang. Yan lang po ang ating masasabi sa mga balitang modules na yan. Good day po sa lahat. Sana po mawala na ang pandemya.